guys, ang ating recipe for today is chicken meatballs with vegetable. So ayan na. So binilog-bilog ko lang siya. So ito naman yung ating sauce para sa sweet and sour. Nilagyan ko ng asukal yung ating yung tomato sauce, at ito na rin yung ating topping sa ating sweet and sour, ang spring onion. At ito ang ating complete ingredients. So ayan guys, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko siya hiniwa para hindi matagal. Yan ang ating spring onion, ang ating minced garlic, salt, white pepper, at ang ating chestnut. At nilagyan ko din siya ng minced onion at ang ating tapioca flour. At isang itlog. At nilagyan ko din ng sesame oil. Ayan ang ating chicken mince pala. Ayan, hindi siya pork. So, ayan guys. So, ang ginawa natin, let's start mix all the ingredients. So, ito ang ating minced chicken. I-add lang natin yung ating mga sangkap, kagaya ng ating chestnut, ang ating garlic, ang ating onion, at ang ating white pepper, at ang ating salt. Yan. So, i-mix natin lahat, guys. So, yung ating spring onion. So, yung ibang spring onion, sinet aside ko para sa ating topping sa ating gagawing sweet and sour. So, ayan, guys. Minix ko lang po lang yung ating mga ingredients. Ayan. Mix lang. Mix natin hanggang sa sila'y pantay-pantay yung pagka-mix. So, nilagyan ko siya ng sesame oil, pandagdag ingredients. Yan. Pag nilagyan mo ng sesame oil, mabango yung ating ang ating meat. Masarap siya. Masarap ang lasa pag nilagyan mo ng extra oil na yan. Sesame oil. So, ayan guys. Kinamay ko siya. Mas maganda kasi siyang kamayin pag So, ayan na siya. Then, nilagyan ko ng tapioca flour. Para sa ganun, i-mix natin siya. Yung ng tapioca flour, para pag mamaya, pag binilog natin, gawin natin shape, hindi madudurog yung ating chicken balls. So, nilagyan ko rin siya ng isang itlog. Dagdag sa ating ingredients. Ayan. So, i-mix lang siya, guys. Mix lang ng mix. Hanggang sa mapantay yung pag-mix niya. So, hanggang pantay-pantay siya. Ayan, guys. So, na-mix na ng maigi. So, pwede na natin siyang iset aside. So, ito naman ang ating ingredients sa sweet and sour. So, let's start making the bowl. Ayan, guys. So, bilog-bilogin lang natin siya. I-dip natin sa ating egg. Saka natin i-dip sa crispy, yan guys, yung breadcrumb. So, gumawa ako dalawang shot guys. Yan yung sa ifa-fry lang natin to, yung ginawa kong yung sa breadcrumb. Ayan, yung may breadcrumb siya. Ayan guys. So, 2, 4, 6, 3, 6, 7 pieces. So, ito naman guys, binilog ko siya ng maliliit kasi gusto ko siyang lutuin na sweet and sour na naman to guys. Sweet and sour naman siya. So, ayan na siya. So,
yung maliliit pang sweet and sour. Ayan guys, at ang ating malalaki, yung nilagyan ko ng breadcrumb, ay ipa-fry lang natin siya. So let's start frying. Painit natin ang ating mantika. Ayan guys, so start na natin siyang i-fry until light brown po siya. Ayan. So i-fry lang natin siya guys until light brown. Yung saktong-sakto lang na maluluto yung ating minced chicken balls. So ayan guys, ingat-ingat! Yung ating chopstick, sa kamamadali ko nang kuha ng chopstick ay hindi na magkaparis ang ating chopstick. So paris ang aking chopstick. Ayan, hintayin natin siya na ma-fry. Mas maganda pag nag-fry kayo ng ganito, meatballs, yung ating mantika ay madami. Para yung ating meatballs ay crispy. Pag kulang kasi yung mantika, hindi magiging crispy yung ating meatballs. Kaya yan ang sekreto ng crispy na meatballs. Chicken meatballs. Chicken balls. Meat ako ng meat. Ayun, chicken balls. So, ayan guys, malapit na siyang ma-frito. Ayan na. So, ginagamitan ko siya ng chopstick kasi mas madali ko siyang ipaikot. Ayan, i-turn. Ayan. Guys, pag nag-brown na siya, so pwede na siya tanggalin sa kawali. So, ikot-ikot. Ito'y malapit na maluto. Ayan, nag-brown na siya. So, pwede na natin siya tanggalin. Ito na ang ating chicken balls. Ay, napaka sarap. Hindi ko pa siya natitikman pero mukha na siyang masarap. So, ayan guys, ang ating chicken balls. So, ayan na siya guys. So, nag-prepare ako ng mayonnaise at saka chili para sa sausawan. So, ayan naman guys. Sa same na lutuan, painit natin ulit yung mantika. Then, i-fry natin yung ating small chicken balls. Ayan guys, yung gagawin nating sweet and sour naman siya guys. So ayan guys, i-fry natin ng light brown. Ayan. So ingat-ingat sa pag-fry. I-fry natin hanggang sa maluto ang ating meatballs. Fry natin ng light brown. Hanggang light brown siya, guys. Ayan. Ayan, luto na siya. So, tanggalin na natin. Ilagay na natin sa ating after. Put natin sa isang side. Separate natin. Then, hanggang sa maprito yung ating small balls. So, ayan guys. Naprito na siya lahat. So, ito na ang ating sauce. Yung ating tomato sauce na nilagyan ko ng sugar at
little bit dark sauce. So ayan, maglagay tayo ng kawal. Iluto natin sa ating pan. Hintayin natin na mainit ang mantika, saka natin ilagay ang sauce. Yan, ang sauce ng ating sweet and sour. So napakasimple guys, ang ating sweet and sour chicken balls. So ang ginawa ko guys, ayan, niluto ko lang yung ano. So ayan na siya, ang ating ingredients at yung sinet aside ko na ating, so ayan guys, nilagay ko na ang ating tomato sauce. Ayan, ang ating sauce para sa sweet and sour. Ayan guys, so ganyan lang kasimple guys ang pagluto ng sweet and sour chicken balls. So after that, pwede na natin ilagay yung spring onion sa ibabaw. Ayan. Napakasarap guys. Excited na akong matikman ang aking luto. Ayan guys. Napakasarap. Pwede na natin iserve. Ayan. So, ready na para iserve. At tayo'y maghanda na ng ating kanin at tayo'y kakain na. Ayan guys, so pwede na natin i-serve. So thank you for watching. God bless sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe. Please subscribe my channel, Abby's Kitchen Vlog. Ayan guys, thank you for watching. Bye.